matulin, mabilis sumingit at maaasahan. Ilan lamang yan sa mga katangian ng tricycle na alam natin. Ngunit saan nga ba ito nagmula? Saan ba nagumpisa ang paglaganap ng transportasyong ito? At ano ba ang naidudulot nito sa ating inang kalikasan at sa ating kalusugan? Ito ang Konde ng Lansangan. Mapaumaga, tanghali, hapon o gabi, makikita natin ang mga ito na tila ba walang pagod sa pagbiyahe. Kalimitan natin silang nakikita sa umaga bilang service ng mga mag-aaral na pumapasok sa eskwela at minsan naman nasa terminal o mga toda at naghihintay ng pasahero. Nagbibigay ng mabilis sa serbisyo dahil sa hugis at laki nito na may kapasidad na sumingit sa mga masisikip na eskinita at shortcuts. Ngunit sa araw-araw na nakikita natin ang mga ito, alam nga ba natin paano lumaganap ang sasakyang ito dito sa Pilipinas? Sabay-sabay tayong sumakay at alamin ang pinagmula nito. Ang unang historical record ng tricycle ay noong second half of 17th century, a century and a half before the invention of first two-wheeled bicycle. Dito naman sa atin, marami nagsasabi na nag-umpisang magpakita ang mga tricycle matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Meron din naman nagkukwento na kasabay nito ang converted GI Army Jeeps, na ang mga recycled parts ito ay siyang ginagamit bilang sidecar ng motor na kinalaunay tinawag na ding tricycle. Kung ang mga jeep ang hari ng lansangan, ang mga tricycle naman ang konde ng lansangan. Kung ano ang nagagawa ng mga jeepneys ay kaya na ding gawin ng mga tricycle. Nagkakasya ang 4 hanggang 5 tao sa loob nito. Maiging sakyan lalo na kapag nagmamadali dahil sa tuloy nito at kapasidad nitong sumingit sa masisikip na mga daanan. Para din ito sa mga may malalayang nakarin dahil mas nagiging komportable ang mga pasaherong sumasakay dito lalo na kapag sobrang init o malakas ang ulan. Sa pagiging laganap ng transportasyong ito sa syudad, lalo na dito sa Kamaynilaan, may dala ring mga panganib na sasakyan ito hindi lang sa ating kalikasan, kundi sa atin ring mga kalusugan. Ang mga gases na dala ng tricycle ay nakakadagdag sa greenhouse effect kung saan natatrap ang init ng araw sa loob ng ating mundo. Ang mga ito ay direct contributor ng climate change. May masamang epekto din ang mga ito sa ating kalusugan. Maaari nitong mapahina ang ating mga baga, maging ating mga puso pag na-expose sa matagal sa mga ito. Ang mga toxic compounds din na dala nito ay maaaring magsanhi ng cancer. Sa lumalagong teknolohiya, masasabi na natin tayo bilang mga tao ay umasenso at umunlad na sa madaming bagay. Ngunit ang kapalit na may ilang mabigat at masamang epekto na kumakalat sa ating paligid na para bang isang maitim na usok ng pampucho. Paano natin magagawa ng paraan? Paano tayo makakatulong at paano tayo makakagawa sa sarili nating maliit na paraan para makabawas ang pollution? Patuloy pa ba nating tatahakin ang ganitong sistema o mag-u-turn para maayos ang problema? Babiyahe pa ba o gagarahe na?